Hi! Welcome to Grade 5 Araling Panlipunan. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa klima at panahon. Ano ba ang ibig sabihin ng panahon o weather? Ibig sabihin ng panahon o weather, ito ay isang kondisyon sa atmosphere sa isang lugar sa maikling oras. Ano naman ang ibig sabihin ng klima? Inilalarawan nito ang pangkalahatang kalagayan ng kapaligiran sa isang malawak na lugar sa mahabang panahon. Sanhi rin ang pabago-bago ng ating panahon, ang lakas at direksyong pinanggagalingan ng hangin dumaraan sa bansa. Ito ay ang hanging habagat at hanging amihan. Okay, meron tayong mga salik na nakakaapekto sa ating klima. Ang dahilan sa pabago-bago ng ating klima sa iba't ibang lugar sa mundo, una ay latitude o lokasyon ng isang lugar. Ito yung mga lugar na malapit sa Ecuador, direktang nasisikatan ng araw. Meron tayong dalawang uri ng panahon. Ito ay ang tag-ulan at tag-araw. Ang pangalawang nakakaapekto sa ating klima ay ang hangin. May iba't ibang direksyon ang ihip ng hangin sa iba't ibang panig ng ating mundo. At ang pangatlo, temperatura or temperature. Ito ay ang init at ang lamig ng isang bagay o lugar. Ang matataas na lugar ay nakakaranas ng mas mababa o malamig na temperature kesa sa mga mababang lugar o kapantay ng dagat or sea level. Magiging mainit din ang temperatura dahil sa dami ng gas sa himpapawid at pagnipis ng ating ozone layer. Okay, number 4. Artikulo o taas ng lugar. Okay, iba't iba ang klima ayon sa taas ng lugar. For example, tulad ng lugar ng Baguio o lungsod ng Baguio. Di ba malamig sa Baguio? Kaya nagiging malamig o maulan sa mga lugar na ito dahil kakaunti lang ang hangin. And number 5, katubigan. Ang mga malalaking katubigan ay may epekto rin sa klima ng isang lugar. At pang-anim, syempre dami ng ulan. Nagkakaiba rin ang panahon dito sa atin sa Pilipinas dahil sa dami ng ulan. Ang mga anyong tubig ay may epekto sa klima ng Pilipinas ayon sa nakapaligid dito. Tulad ng El Niño at La Niña. Alam niyo ba kanong El Niño? Okay. Ang El Niño ay ang pag-init ng tubig sa bahagi ng Pacific Ocean. Nandiyan din may sa aklat niya eh. At ang El Niño naman ay ang paglamig ng tubig sa bahagi ng Pacific Ocean. Meron tayong mga uri ng hangin na umiihip sa Pilipinas. Ang panakanakang hangin na ito na tinatawag ay tinatawag na monsoon. Monsoon. Ang mga monsoon na ito ay hanging habagat at hanging amihan. Okay. Ang hanging habagat ang southwest monsoon. Ang hanging amihan naman ay ang northeast monsoon. Kung napapansin niyo ang ating mundo ay napakainit na sa ngayon, may epekto din ito. Or ito yung tinatawag nating global warming. Sa pagbabago ng ating klima or climate change na tinatawag natin dito sa ating bansa at sa iba't ibang panig rin naman ng mundo. Dahil sa pag-init ng mundo, naging mas mainit ang ating klima sa mga buwan ng Marso or April. Kaya nga di ba ang April, summertime, ang init-init. Ang Pilipinas ay madalas na dinadaanan ng bagyo. Meron tayong 19 hanggang 30 ka bagyo na dumadaan dito sa Pilipinas. Taon-taon ito maliban na lamang sa panahon ng El Niño. Madalasan dumadaan ito sa mga buwan ng Mayo hanggang Oktubre. Okay, katulad sa nabanggit ko kanina ng panahon na mayroon tayo dito sa Pilipinas. Ito ay tag-ulan at tag-araw. Okay, grade 5, hanggang dito na lang muna tayo. Kung meron kayong katanungan, i-PM lamang sa GC natin. Okay, paalam!